sa pinakaunang pagkakataon ay napaulat ngang sunod-sunod na i-deploy ng Russia ang 3 unit sa kanilang mga submarino na kargado ng mga cruise missile sa bahagi ng Azov Black Sea region. Ang nasabing report ay mismo ngang mula sa isang post nitong kalilipas na July 29 na nanggaling din sa ngayon ang tumatayong Ukrainian Navy spokesperson na nagngangala namang si Captain Dmytro Pletenchuk. Ayon nga sa nasabing tagapagsalita ng hukbong pangkaragatan ng Ukraine na sa ngayon ay 3 beses at sunod-sunod na nagparonda ang mga Ruso ng 3 sa kanilang mga cruise missile submarine sa parte nga ng Black Sea. Bagamat maliban sa naturang salaysay ay hindi na nga nagbigay ng iba pang detalye ang Ukrainian captain, subalit ayon naman sa isang individual na may koneksyon sa foreign affairs sector ng Ukraine ay malamang sa malamang na ang ginawang magkakasunod na pagde-deploy ng Moscow ng 3 submarino mula sa hanay ng kanilang Black Sea Fleet ay indikasyon o isang ang matinding sinyales na naghahanda na muli ang Russian Navy ng isang malakihan o large-scale attack laban pa rin sa puwersa ng Ukraine. Pero mga kataps, kung inyong naobserbahan ay bakit nga ba tila yatay mga submarino na sa ngayon ang siyang pinakilos ng panig ng mga Ruso, gayong alam naman natin na sandamakmak na surface vessels o mga malalakas na barko ang tinataglay ng hanay ng kanilang armada sa Black Sea. Ibig sabihin kaya nito'y tama nga ba o may katotohanan talaga ang isiniwalat ng side ng Kyiv na kanila na umanong halos malimas ang lahat sa mga barkong pandigma ng mga Russian na nakahimpil sa Black Sea? Well, hindi naman lingid sa kaalaman ng buong mundo na wala naman talagang itatapat ang Ukrainian Navy kontra sa ngayon mas dihamak na mas malaking bilang ng mga Russian warships. Pero uulitin nga lang natin na ito ay in terms lang pagdating sa quantity o kung sa tapatan ng daming barko ang pag-uusapan. Subalit yun nga lang, bagamat dehado ng triple sa bilang ang Navy ng Ukraine, ay mapapansing halos nakakasabay pa rin ito laban sa mas dambuhalang pulutong ng Russian Black Sea Fleet. At iyon ay dahil sa tulong na rin ng kanilang mga underwater drone at gayon din ng isa sa mga land-based anti-ship missile nila na matatandaan ngang napalubog pa ang isa sa pinaka namumunong barkong pandigma ng Russia na walang iba kundi ang flagship vessel nito na Moskva. Mabalik tayo kaugnay sa ating ibinalita ukol sa simultaneous deployment ng 3 cruise missile submarine ng Russia sa karagatan ng Azov. At base nga sa mga nakaraang kaganapan ay kapansin-pansing ang naging hakbangin na ito ng mga Ruso ay halos na timing naman matapos lang ang ilang araw nang inanunsyo naman ng side ng Ukrainian Navy na winidraw o inalis na nga lahat ng Russia ang lahat ng kanilang mga barkong pandigma mula sa lokasyon ng Sea of Azov. Ito ay sa kadahilan ng umanong labis na ngang napupuruhan ang armada ni Putin sa lugar dahil na rin nga sa mas pinaigting pa ng mga Ukrainian forces ang kanilang mga pag-atake patungo sa tinukoy na karagatan. Ayon muli kay Captain Pletenchuk na wala umanong ni isang iniwan o itinira ang Russian Navy sa karagatan ng Azov, at sa palagay nga umano niya ay tiyak na nagsosospecha na rin ang mga Ruso kaugnay sa madalasang pagkawasak isa-isa ng pag-aari nilang mga barkong pandigma. Sa mga nangyayaring ito laban sa pwersang pangkaragatan ng mga Ruso ay marahil tinutupad o maigting lamang na tinototoo ng Ukrainian forces ang kanilang mga sinabi noon pang nakarang buwan ng Marso taon pa rin kasalukuyan. Maaalala kasing sa nasambit na petsa ay ang tagapagsalita muli ng Ukrainian Navy ang siyang ang naghayag na ang kanila nga talagang pinaka-ultimate goal ay ang walang itira o walang dapat na maiwan na kahit isang unit ng mga barko ng Ruso, lalong-lalo na nga sa karagatan ng Azov at ng Black Sea region. At mula nga nung ito ay matapos ihayag ng kampo ng Ukraine, ay sunod-sunod na ang kanilang ginawang mga matitinding pag-atake laban sa armada ng mga Russians na sinaliwa naman ng ilang mga matatagumpay na strikes, kabilang na dito ang kanilang pagkakasapul laban sa isang Russian asset na Slavyanin Perry. Ang naturang vessels na Slavyanin Perry ay tinamaan at lubha talagang na-damage habang ito ay nakahimpil sa port ng Kavkaz na matatagpuan naman sa lugar ng Krasnodar region na sakop mismo ng Russian territory. Isa sa maituturing na successful strike talaga para sa Ukraine ang pagkakasapul ng Slavyanin Perry ng Russia.
sapagkat ang naturang vessels ay ang siyang ginagamit ng Moscow para i-transport ang ilang mga railway carriage, mga trucks at ganun din ang mga containers para pa rin sa mga military activities ng mga sundalo ni Putin. Magkaganon man ay dahil naman sa namataang tatlong mga malalakas na submarino na idineploy ng Russia sa Black Sea ay tiyak na isa lang din itong palatandaan na mas may mangyayari pang mas malalim na mga pag-atake o hakbangin ng Russia na siya namang dapat magapi o paghandaan ng puwersa ng Ukraine. Kung noon ay mga surface o mga pang-ibabaw na barko ng Russian ang siyang mga pinalulubog ng pag-atake ng Ukraine, ay ano naman kaya ang gagawin nila upang sa gayon ay muling masabayan ang Russian Navy? Gayong tulad nga ng nasabi sa report ay malamang na mga submarino na sa ngayon ang siyang ang pakikilusina ng persang pangkaragatan ng Russia. Sa ilang mga pag-aanalisa, katulad ng ginawang datos ng ilang mga British official, ay mukhang talagang ang kinakayang makipagsabayan ng mas maliit na persa ng Ukraine laban sa mas malaking navy ng mga Ruso. Magmula kasi nang mag-start ang full-scale invasion ni Putin, mahigit 2 taon na ang nakalilipas, ay nagawa ngang mapinsala o mawasak ng mga Ukrainian ang tinatayang 1/3 o 1/3 ng laki ng Russian Black Sea Fleet. Kabilang na dito ay ang nasa 26 unit na mga na-destroy na vessels ng mga Ruso. At matatandaan pa ngang dahil sa pinsalang natamo ay napilitang ilipat ni Putin ang natitira niyang armada sa Black Sea patungong Novorossiysk na nasa bahagi pa rin ng Russian Krasnodar region. Biruin mo nga naman no, mas maliit na Ukrainian Navy pero halos pulbusin ang sobrang mas malaki sa kanilang mga armada ng Moscow. Well, hindi na rin ito katakataka lalo pat sa mga gamit na in-enhance ng Ukraine tulad ng nasabi na natin kanina na mga Neptune anti-ship missiles, gayon din ng kanilang mga unmanned na Sea Baby at Magura B5 surface vessels ay talaga namang hindi malayo na kahit papaano'y makaka-score sila laban sa mas marami at sa mas maladambuhalang mga barko ng Russia. Dito ay makikita nga at mapatutunayan na mas mahalaga talaga ang quality kesa sa quantity. Subalit tandaan na mas magiging mabisa lamang ang mga ito kung sasalihan mo pa ng mas mahusay na taktika at mga pinag-isipan talagang mga critical na estratehiya.